Hello, what's up mga ka-gyms? So, for today's video, pag-uusapan natin ang importante ng isang certificate ng isang semi or precious stone. So, ano bang talagang gamit ng certificate? So, ang gamit talaga ng certificate guys, to certify kung talagang genuine or fake yung hinahawakan yung mga semi precious stone or precious stone. So guys, sa gustong magpa-certificate, lapit lang po kayo sa mga malapit na mga gemologist or geologist. But basically guys, yung magbibigay talaga ng certificate nito is yung gemologist. So, ano bang kagandahan kung meron kang certificate? Especially kung precious stone yung hawak mo, kagaya ng sapphire, emerald, diamonds, ruby, garnet, and iba pang precious stone. Ang gamit ng certificate is to certify. Inulit ko kanina sinabi ko. Ayan guys, to certify na talagang genuine or original or natural yung hawak mong ano. And also guys, hindi ka pwedeng magbigay na lang ng anong presyo, kasi doon sa mismong certificate is nakalagay na po yung approximate na price nito. So yung gustong magtawad, kung tawaran yung rocks nyo or yung precious stone nyo, nasa sa inyo na yan kung patatawaran nyo. Pero dapat talaga yung kung anong merong price dun sa certificate is yun ang tamang price na ibigay natin sa ating mga buyer. And also kung gusto nilang tumawad, so nasa sa inyo na yan, kayo na mag-usap. So ganyan po ang kagandahan ng kung meron kang certificate. So para naman po sa mga kababayan ko, especially dito sa Pilipinas, na meron daw silang tinatagong yaman, na matagal na ilang taon, dekada na po ilang tinatago nila. And ang advice ko lang, kung talagang may potential yung hinahawakan yung stone, is I suggest talaga na lumapit kayo sa gemologist at magpagawa kayo ng certificate para ma-certify yung mga hawak niyang stone. Para hindi na tayo mag-hula-hula kung anong klaseng stone. And of course, kung hula-hula yan, so hula-hula din yung presyo nito. So, kung sa bagay, kung totoong natural stone yung hawak mo, nabenta mo lang siya ng murang halaga kasi hindi mo nga alam, wala kang certificate na pinaghahawakan. So, sayang. So, sa mga may potential dyan na mga tinatago, mga rocks, huwag kayong masyadong atat or huwag kayong masyadong madali. Dapat idaan natin sa proseso yung mga bagay-bagay, di ba? Para hindi natin pagsisihan sa huli yung mga action natin. So yun na nga, dapat natin ipakita sa mga gemologists para ma-legit or ma-certify, ma-easy siya kung talagang legit na ano. And also sa mga advice ko din naman sa merong mga hawak na precious stone ko, no. So guys, kung ramdam natin na talagang walang potential yung hinahawakan nating bato, wag na po nating ipa-certify. Kasi kagaya nung napanood natin sa Jessica Soho, akala nila diamond, ruby daw. So pag test ng gemologist, glass lang pala. So, biruin nyo guys, sayang yung gastos, no. Hindi po libre yung magpapa-certificate, ha. And balita ako guys, yung pinakamurang bayad ng certificate is 1,000 sa mga semi-precious stone lang yun, ha. Pero kung sinabi mo doon emerald or diamond, nako, baka 7,000 pataas yung price. So yun, kung ramdam natin na talagang walang potential yung hawak natin na bato, wag na nating ito ipa-certificate kasi malaking lugi tayo dyan. Baka lugi pa tayo sa certificate. Kasi kung ma-fake man or original yung result ng test, talagang may babayaran ka pa rin. So, sayang naman yung pinuhunan mo sa pagpa-test.
So yun, kung ramdam natin na talagang ano tayo, kung sa Bisaya pa duha-duha tayo sa hawak natin ng mga precious stone ko, no? So wag na natin ipatuloy. Instead, ipakita lang natin din sa mga experts, sa mga gemologists, or mga rock collectors na marami ng karanasan about rocks and minerals, and kayo na bahala kung bigay kahit hindi. So yun na, wag na natin ipa-certificate kung alam natin, kung medyo feel natin na medyo tagilid tayo sa assurance, di ba? So para din po sa mga ano, yung mga semi precious stone lang kagaya ng jasper, obsidian, yung madali lang i-ano, agate, yung mga basta yung mga semi precious stone na hindi man kamahalan. So guys, wag na natin, hindi na tayo magsayang ng panahon at pera doon sa pagpa-certificate natin, kasi hindi na kailangan ng certificate diyan. Semi precious stone madali lang i-identify, and madali lang po tingnan kung original or fake yung hinahawakan ninyo. So kung raw siya, galing kalikasan talaga, and then feel mo nga isang jasper yan or agate or any other semi precious stone, so kayo nang ano, wag na kayong punta sa gemologist at magpa-certificate pa kayo, kasi kung tutusin, lugi kayo sa bayad ng certificate. Eh, magkano lang yung mga halaga nun? So, di ba? So, yun lang. So, hopefully, may natutunan kayo sa video na to. So, guys, kung nagustuhan yung ganitong klaseng content, so, paki-subscribe na lang po.